Manalangin tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin nang kami ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng kahatulan at sumpa na nararapat para sa amin at hinugasan ang aming kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak at ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pagliligtas sa aming mga kaluluwa nang wala ang aming gawa. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang ito na nagbigay sa amin ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat po sa biyaya ng pag-iingat at palaging pagtulong sa amin, sa gayon ay mapaglingkuran namin ang Diyos at maipahayag ang Ebanghelyo at magawa ang aming ministeryo sa Iglesia habang nabubuhay kami sa mundo sa natitira naming buhay. Salamat po sa paggabay at pag-iingat sa amin hanggang makapasok kami sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng hindi nagbabagong pag-ibig sa kabila ng aming kahinaan at kakulangan. Kami na mga naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesus ay nagpapasalamat sa pangunguna mo sa amin upang matutunan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtitipon sa amin sa harapan ng Panginoon. Salamat po sa pagtulong at pag-iingat sa aming puso upang matutunan ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako kung saan nagkakatipon ang mga brothers at sisters, bagaman hindi namin ito magawa ng may kalayaan dahil sa COVID-19. Pakiusap, ingatan at tulungan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na naglilingkod sa Panginoon at ingatan ang kanilang pananampalataya sa mahirap na sitwasyon, maging pisikal at espiritual upang walang sino man ang matisod. Salamat po sa pagpapanatili at pag-iingat sa lahat ng iglesia sa aming bansa at sa lahat ng iglesia sa buong mundo. Naway, asamin namin ang Panginoon na malapit nang dumating. Pakiusap, hawakan at gabayan mo po kami upang makasunod sa Panginoon sa maiksing panahon na natitira sa aming buhay at upang mamuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Pagalingin mo po ang mga may sakit at ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa bawat isa na natutukso sa puso at sa mga nanghihina. Ipahintulot mo din po ang kinakailangan naming salita at ang banal na salita ng Panginoon na nais mong ipahayag. Naway maghari at gabayan kami ng banal na Espiritu. Lalong-lalo na po't taimtim kaming nananalangin at umaasa sa iyo na ipahintulot mo po nawa ang nararapat na biyaya para sa mga brothers at sisters na nasa mahirap na sitwasyon. Sa mga oras na ito, naway gabayan kami ng banal na Espiritu. At ang lahat ng mga ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Buksan natin ang Biblia. Mga Awit chapter 90. Mga Awit chapter 90, verse 1 hanggang 6. Mga Awit chapter 90, verse 1 hanggang 6. Mga Awit chapter 90, verse 1 hanggang 6. Babasahin ko po ito. Awit chapter 90, verse 1 hanggang 6. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok at bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.
iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng 1 gabing pagbabantay. Iyong dinadala sila na parang baha, sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo, sa umagay ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon ito'y nalalanta at natutuyo. Ang verse 9 hanggang 10, babasahin ko rin po, verse 9 hanggang 10, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguruhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumilipas at kami ay nawawala. Sa verse 12, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 12 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang taong 2020 ay patapos na. Ngayong araw ay ang huling linggo ng 2020. Tila napakabilis pong dumaan ang mga araw. Sa taong ito, nangyari ang isang nakakahawang sakit na hindi natin lubos maisip na mangyayari sa atin. Mabilis itong kumalat sa buong mundo. At maraming tao ang nawalan ng buhay at labis na nagdusa pati ang usaping pang-ekonomiya. Higit sa lahat, ito ang pinakamalungkot, na tayo ay nasa ilalim ng pagkokontrol at kahirapan sa ating kalayaan na makapag-evangelize at makipag-fellowship at maglingkod sa Panginoon ng may kalayaan. Siyempre, alam naman natin na lahat ay nasa ilalim ng plano at gawa ng Diyos. Hindi tayo maaring magreklamo sa Diyos sa pagsasabing, bakit gumawa ang Diyos ng ganito? Minsan, hinahayaan ng Diyos ang magagandang sitwasyon pero minsan, hinahayaan din niya ang mga paghihirap at pasakit sa atin. Ginawa ng Diyos ang mahihirap at mayayaman gaya ng sinasabi sa Biblia. Sa tingin ko po, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa pamagitan ng mga ito. Iniisip ng mga tao sa mundo na magagawa nila ang kahit na ano sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan sa pamagitan ng pag-develop ng agham at teknolohiya at sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman. Gayunman, hindi nila matatalo ang virus na hindi nakikita. Kahit maraming tao ang nawala ng kanilang buhay at nagdurusa, ito ay dahil sa kahirapan, kaya alam natin kung gaano kahina ang lakas ng tao at nararamdaman natin na walang kalayaan, kapayapaan at kaginhawaan sa mundo gaya ng nais ng tao. Sa Panaghoy, chapter 3, verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Sinumpa ng Diyos ang tao na nagkasala sa lupa at pinahintulutan ang sakit at kamatayan. Hindi ito dahil galit ang Diyos sa tao, kundi ito ay dahil gustong turuan ng Diyos ang tao na walang tunay na kasiyahan at pag-asa sa mundo at manumbalik sa Diyos. Ngunit hindi ito alam ng tao at sinusubukan nilang solusyonan ang kanilang problema sa pamagitan ng kanilang sariling pagsisikap at hindi pagbalik sa Diyos nang hindi nagsisisi hanggang sa huli. Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 2 verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan
at nagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ito ang tunay na kagalakan na tayo ay naligtas sa mahirap na sitwasyong ito at nagagawa nating umasa sa Diyos at nakakapamuhay ng may walang hanggang pag-asa. Kung wala tayong pananampalataya at buhay na walang hanggan at pag-asa, tayo ay mamamatay na may kasalanan sa miserableng buhay na ito gaya ng mga tao sa mundo at tatanggap ng walang hanggang paghukom at pagkapuksa pagkatapos ng kamatayan. Kaya tayo ay lubos na nagpapasalamat tuwing naiisip natin na niligtas tayo ng Diyos mula doon. At talagang mapalad tayo na tayo ay naligtas sa katapusan ng panahon at alam natin ang ginawa ng Diyos at mayroon tayong pananampalataya na nagtitiwala sa Diyos. Ang taong ito ay patapos na at parating na ang bagong taon. Ano ang mangyayari sa susunod na taon? Paano tayo gagabayan ng Diyos? Inaasahan natin ang pagkilos ng Diyos ng may pusong nananabik. Ang Diyos ay mabuting tagapagbigay, kaya naniniwala tayo na bibigyan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay sa likod ng mga kahirapan at pagdurusa. Ang awit chapter 90 ay panalangin ni Moises, ang tao ng Diyos. Habang pinangungunahan ni Moises ang bayan ng Israel mula sa Ehipto, sila ay patungo sa Kanaan at naipinangako ng Diyos, naranasan niya ang maraming pagdurusa at kahirapan gaya ng alam natin. Gayunman, nagtiwala siya sa Diyos hanggang sa huli. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya at pag-asa sa harap ng Diyos na kanyang naunawaan na habang sila ay nasa ilang sa chapter na ito. Kaya nais kong ipangaral ang sermon na ito na may pamagat, ang walang hanggang Diyos at tayo, ang relasyon sa pagitan natin at ng walang hanggang Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. At tayo ay pansamantala lamang sa mundo. Naniniwala tayo na walang hanggang Diyos. Tayo ay naniniwala sa walang hanggang Diyos, ngunit tayo ay nabubuhay ng napakaiksing panahon. Kaya nga, kung titignan natin dun sa mga talatang nabasa natin, mula dun sa mga awit, chapter 90, verse 1, sabi dito, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Nilikha ng Diyos ang mundo at ang sanlibutan at ang bituin na hindi mabilang sa kalangitan. Bago likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang Diyos ay nagmula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Sa totoo lang, hindi nararapat sa Diyos ang mula at hanggang. Dahil sa Diyos ay walang umpisa o wakas. Ang walang hanggan ay hindi mabilang ng oras. Walang sinuman o walang simula at katapusan sa Diyos. Tayo'y naniniwala sa Diyos na siyang walang hanggang Diyos. Ang walang hanggang Diyos ay naging ating tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Sa tingin ko, maraming nakatagong kahulugan sa verse na ito. Ang Diyos ay naging ating tahanang dako. Sa mga awit, ang Panginoon ay aking malaking bato. At ang Panginoon ay ang aking muog at ang aking kanlungan. Ang walang hanggang Diyos ay nananatili sa atin. Ito'y nakakamanghang salita na hindi madaling unawain ng mga karaniwang tao. Subalit, tayo po na mga naligtas, ay nauunawaan ito. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, upang tayo'y mabuhay ng walang hanggan kagaya ng Diyos. Sinuway ng tao ang salita ng Diyos. Nagkasala at bumagsak.
ang tao ay nahiwalay sa fellowship ng Diyos at pinalaya sa halamanan ng Eden. Mula sa oras na iyon, sinumpa ng Diyos ang lupa at binigyan niya ang tao ng mabigat na gawain, sakit at kamatayan. Doon sa Genesis chapter 3 verse 19, kay Adan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang tao na nilalang para sa buhay na walang hanggan ay bumagsak at sinumpa ng miserable. Subalit, hindi lamang iyon. Ayon sa unang layunin ng Diyos na lumalang sa tao, gusto ng Diyos na iligtas ang tao upang mabuhay ng walang hanggan sa langit, kasama ang Diyos. Si Moises ay naniniwala sa katotohanan ito at nagsabi, ang Diyos ay naging ating tahanang dako. Kung sasabihin natin ang tungkol sa ating tahanang dako, sa mundong ito, walang lugar na maari nating tahanan magpakailanman. Ang layunin ni Jesus na nagligtas sa atin ay upang tayo na namumuhay sa kasalanan at sinumpa ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan kagaya ng Diyos upang makapasok sa kaharian ng Diyos, upang mabuhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Ang manirahan ay nangangahulugang mabuhay. Magkatulad ang kahulugan nito. Sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Tayo'y nasa Panginoon dahil tayo'y naligtas. Juan 15:4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Tayo'y nabubuhay sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan at sa walang hanggang pangako ng Diyos. Nangangahulugan itong tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay naging ating tahanang dako, ang walang hanggang tahanang dako. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Tunay na ang Diyos ay walang hanggan. Ang ating buhay ay pansamantala, subalit ang Diyos ay walang hanggan. Hindi natin ito maikukumpara. Ang awit na ito ay higit na pinagtuunan ng pansin. Sa Job chapter 36 verse 26, narito ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Hindi natin mabilang ang mga taon ng Diyos. Kung gaano siya katagal na buhay bago ang walang hanggan at gaano katagal mabubuhay sa walang hanggan. At dito, sinasabi na ang buhay natin ay napakaikli. Sa mga awit, chapter 89, verse 47, alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko, sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Gaano ba kaikli ang buhay ko? Gaano ba kawalang kabuluhan ang buhay ko? Sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao? Totoo na ang buhay natin ay napakaikli at walang kabuluhan. Bakit ito ginawa ng Diyos? Nung hindi natin alam ang walang hanggang plano ng Diyos, iniisip natin ang ganito, na ipinahintulot ng Diyos ang walang hanggang kabuluhan, sakit at pagdurusa bagamat nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang buhay ay maikli. Sa mga awit, chapter 39, verse 4 hanggang 5, si David ay nanalangin ng ganito, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumilipas ang aking buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Inisip ni David na dakilang hari sa Israel na ang kanyang buhay ay maaring biglang mawala balang araw. Hindi niya nakalimutan ang katotohanan. Meron akong katapusan. Katapusan ng buhay at katapusan ng bawat isa.
Ipinanalangin niya na ipaalam sa kanya ng Diyos ang kanyang katapusan at ang sukat ng kanyang buhay. Dahil ang kanyang taon ay tulad sa wala sa harapan ng Diyos. Dapat din nating alamin ang ating katapusan at sukat ng ating mga araw. Sa paningin ng Diyos, ang buhay natin ay tulad sa wala. Ang ating buhay ay parang iilang dangkal sa harapan ng Diyos. Ang ating buhay sa harapan ng Diyos ay hindi husto sa lapad ng kanyang kamay. Kung paano yung langgam ay gumagapang sa ating kamay at nauhulog, ang ating buhay ay gaya nito na mawawala sa maikling oras. Sa harapan ng Diyos, tayo'y tulad sa wala. Tunay na tayo'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Gusto ng mga tao na magkaroon ng karunungan, magkaroon ng karangalan, magkaroon ng kayamanan, at mamuhay ng maayos. Subalit, ito rin ay walang kabuluhan. Ito'y tulad sa wala. Ito'y pagsasalita tungkol sa kawalang kabuluhan ng buhay. Sa mga awit chapter 90 verse 3, iyong ibinalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ipinahayag niya ang kamatayan. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok. Kung titingnan po natin sa English version dun sa King James Version, ang salitang bumalik sa alabok, ito ay nangangahulugang bumalik sa pagkawasak. Pagkawasak. Ang magpapalayok ay gumagawa ng sisidlan para mula doon sa limpak ng luwad. Subalit, pagkatapos ng ilang sandali lamang, biglang sinisira ang sisidlan. Ito'y ganap na nadurog. Kagaya nito ito. Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. Subalit, balang araw, dudurugin niya sila. Dudurugin niya sila. Kaya, ang bumalik sa alabok, sinabi niya na bumalik sa dumi at bumalik sa alabok. Ganito ang kahulugan nito at sisirain niya ang lahat. Kung titingnan din natin doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sinabi dito at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Dahil dati itong ginawa ng Diyos mula sa lupa, ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningahan ito ng buhay. At ang tao ay namatay. Ang lupa ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Ecclesiastes 12:7, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Sinasabi na kung ang tao ay mamatay, siya'y bumabalik. Saan siya bumalik? Nangangahulugang ito na siya'y bumalik kung saan siya galing. Ang katawan ay gawa sa alabok at nabubuhay ito mula sa nanggagaling sa alabok at saka bumabalik sa alabok. Ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito dahil Diyos ang nagbigay nito. Kaya nga doon sa Lucas chapter 12 verse 19, kaluluwa, marami ka ng pag-aari, nakaimbak sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinabi ng Diyos sa mayamang taong ito, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa.
Dahil Diyos ang nagbigay sa atin ng Espiritu, ang Espiritong ito ay tinawag ng Diyos. Kaya kapag ang kaluluwa ay humiwalay sa katawan, ang katawan ay babalik sa alabok at ang lahat ay babalik sa alabok. Dapat nating malaman na ang buhay ay ganito. Iniisip ng marami na sila'y nabubuhay ng daan o libong taon. Hindi ba maraming tao ay namamatay dahil sa pandemya ng coronavirus ngayon? Nakakagulat na makita ang statistics ng mga taong namamatay sa ibang bansa kung ikukumpara natin sa bilang dito sa Korea. Daang libo o maging milyong tao ang namamatay. Subalit iniisip ng tao, well, namatay sila ng ganun. Ngunit hindi ako mamamatay. Bigla kapag ang bilang ng mga buhay ng tao ay nawala dahil sa sakuna o aksidente, minsan sinasabi nila dahil sa wala silang swerte. Sa tingin ko, hindi ako mamamatay sa ganoong paraan. Pero maging ang mga namatay ay ganito rin ang kanilang iniisip. Subalit sa katunayan, sa mga awit, chapter 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Mga awit, chapter 90 verse 9, na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang aming mga taon ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Isinulat ni Moises ang mga salitang ito. Subalit, siya'y nabuhay at namatay sa edad na 120 taon. Subalit sa ilang, ang mga Israelitang lumabas mula sa Ehipto ay halos namatay sa loob ng 40 taon sa ilang, maliban sa dalawa. Alam po ninyo ito, hindi po ba? Kaya lahat ng 20 taong gulang at pataas na lumabas mula sa Ehipto ay namatay. Ang mga lumabas na 20 taong gulang ay namatay sa edad na 60 taon. At ang mga 30 taon ay namatay sa edad na 70 taon. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ang edad ng mga tao ay paiksi ng paiksi at ito ang perpektong salita sa panahon natin. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, ang average life expectancy ay 50 taon at 60 taon lamang. Ang kapaligiran ay napakalupit at ang buhay ng tao ay napakaikli para sa lahat. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang totoong kasiyahan at masasayang araw sa ating buhay ay maiikli. At halos lahat ay hirap, kalungkutan at sakit. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang kapanganakan ng isang tao mula sa sinapupunan at pagpasok sa hukay ay kagaya ng biglang paglipad papalayo. Ngayon, kung iisipin natin ito, malalaman natin kung gaano kaikli at kawalang kabuluhan ang buhay. Gayun din, sa Job 7:6, ang aking araw ay matulin kaysa paghahabi ng mga habi at nagwawakas sa walang pag-asa. Kung titingnan natin ang mga pangahabi sa isang weaving factory, ito'y tumutunog at ito'y pabalik-balik po ito upang mahabi ang sinulid at makikita ninyo kung gaano ito kabilis gumagalaw. Tinatawag itong paghahabi ng mga habi upang mahabi ang sinulid. Ang pangahabi ay pabalik-balik ng napakabilis kaya ito'y parang hindi nakikita, pabalik-balik talaga ito. Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng mga habi at nagwawakas na walang pag-asa.
Sinabi ito ni Job, pabalik-balik. Sa Isaiah o sa Isaiah chapter 38 verse 12, gaya ng mga habi ay binabalunbun ko ang aking buhay. Ang pangahabi ay ginagamit upang habiin ang sinulid at ang isang at sa isang banda itinataas ito. Tinataas po ito at pinuputol ng kutsilyo at binabalunbun pataas. May mga magagandang bagay, magagandang disenyo at maraming bagay. Kukunin ng Diyos ang ating buhay kung paano natin ito ipinamuhay. Sa Isaiah chapter 38 verse 13, mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako bigla. Sa Santiago chapter 4 verse 14, ano ba ang iyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ngayon, ang buhay natin sa laman ay gaya ng hamog na sa sandaling panahon ay lumilitaw at naglalaho sa pag-ihip ng hangin. Tunay na ganito nga. Ito ay tunay na napakaikling buhay. Gaya ng hamog na nasa dulo ng damo na nalalaglag sa pag-ihip ng hangin. Kaya, alam natin na ganito lang kaikli ang buhay. Buhay na isang beses lamang maipapamuhay. Buhay na gaya lang ng isang panaginip. Sa tagsibol, siya ay natutulog sa loob ng kanyang bakuran at nananaginip. Nananaginip siya biglang isang hari. Bigla, isang pulubi. Nagsasaya sa panaginip. Lubhang nahihirapan sa panaginip. At pagkatapos na magising ay wala na. Buhay na isang beses lamang maipapamuhay. Tunay na kung namumuhay ka na kaman ng matiwasay o hindi ay isa lamang itong panaginip. Gayunpaman, ang buhay na ito sa mundong kasalukuyan ay proseso patungo sa walang hanggan. Hayag sa atin na ito ay proseso patungo sa walang hanggan. Espiritual at malwalhating mundo. Ang Biblia ang nagsasabi nito. Sabi ni Haring David dun sa Unang Kronika chapter 29 verse 15, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. Tayo ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap ng Panginoon. Tayo ay katulad ng mga nananatili lamang ng sandaling pagkaraan ay aalis din. Iyong awaiting boarding student, hindi ko po alam kung alam niyo po ito, pero nakakatuwang awitin ito. Ang sabi doon sa kanta, "Where does life come from? And where does it go? Let's not leave it with regrets." Walang pagmamahal, walang panghihinayang, hindi magtatagal. Lumulutang na gaya ng ulap at naglalaho. Ngayon ay nalalaman natin kung gaano nga kaikli at kawalang saysay ang buhay. Sinasabi rin ni Apostol Pablo doon sa Hebreo chapter 11 verse 13. Doon po sa Hebreo chapter 11 verse 13 hanggang 16. Dito, ito'y sinabi ni Apostol Pablo. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila
sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Ang isang dayuhan ay mayroong destinasyon. Hindi lamang siya basta gumagala ng walang patutunguhan. Nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Kung sa anumang oras ay gusto nating bumalik sa ating sariling bayan, pumunta tayo. Pero wag lamang po doon sa lupain ng North Korea, ha? May mga dayuhan sa ibang bansa ang umaawit ng kantang ito. I can't go even though I miss my hometown. Habang sila ay nakahiga sa daungan sa kanilang tahanan sapagkat ang kanilang isipan ay nasa malayo at wala silang sariling bayan. Ngunit kahit sila'y umuwi sa kanyang sariling bayan, the willow at home have bloomed this year too. Ang puno ng willow na kanyang bahay ay wala na at sa ngayon ay ginagawa ng highway doon. Walang mababalikan. Ako rin po, ang aking bayan ay sa Gimchun, Gyeongbuk. Gayunman ay wala na akong babalikan paroon. Magiging mahirap na kung hahanapin ko man kung saan banda iyon. Ngayon ay nagnanais tayo ng isang higit na mabuting lupain, ang ating sariling bayan, my hometown to go, heavenly kingdom, ang langit. Sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:1-3, huwag mabagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ito ang mga salitang sinabi ni Jesus noong gabing bago siya namatay sa krus sa kanyang mga alagad. Sumusunod sila kay Jesus sa loob ng 3 kalahating taon at nakaranas ng pagdurusa. Ngunit si Jesus ay kailangan ng umalis. Nang nalaman nilang si Jesus ay aalis na, ang puso ng mga alagad ay napuno ng pagkabalisa at kalungkutan. Sinabi nila, ano ang aming gagawin? Sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang lugar na aking titirhan ay wala dito sa lupa kundi sa bahay ng aking ama. Kung hindi gayo, sasabihin ko ba sa inyo? Bagamat dumanas ang pagdurusa ang mga alagad, binigyan sila ng Panginoon ng pag-asa at kaliwan sa pamagitan ng pagpapahayag sa kanila na sila ay mayroon ng lugar na titirhan magpakailanman sa bahay ng kanilang ama pagkatapos nilang dumaan sa kahirapan ng isang buhay manlalakbay sa sandaling panahon. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? Kung hindi gayon, hindi niya na pinahintulutan ang kanyang mga alagad na magdusa at hinayaan na sana silang mamuhay sa sanlibutan ng kani-kanilang mga lakad. Kung walang tahanan sa bahay ng kanyang ama, sinabi sana niya na wala. Ngunit sinabi niya, maraming tahanan. Sigurado iyon. Ito ay isang pangako. Ang Diyos ay naghanda para sa kanila ng walang hanggan at maluwalhating kaharian sa Diyos. Siya ay naghanda ng isang lungsod para sa kanila. Tunay nga na ito ay isang malaking kaaliwan at kasiyahan para sa kanila. Sa Mateo chapter 25 verse 34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Mamanahin ninyo ang kaharian. Oo, napakagandang salita. Sapagkat ang 1,000 taon sa inyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Mga awit chapter 19 verse 4. Ibig kong sabihin, sa mata ng walang hanggan Diyos, ang 1,000 taon ay gaya ng sandaling gabi lamang, parang paglipas lamang ng panahon. Pagkatapos, paano naman ang 70 or 80 years? Ito ay 1 segundo lamang sa Diyos. Parang 1 segundo lamang. Kung ang 1,000 taon para sa Diyos ay gaya ng kahapon lamang, ang 1 dekada ng ating taon ay gaya sa walang tulad na
Sinabi ni David, ang mga tao ay nabubuhay ng sandali lamang at ng walang kabuluhan sa sanlibutan. Ngunit, gaano nga ba kamiserable kung ang tao ay magtatapos lamang sa ganong sitwasyon? Pero hindi doon natatapos sapagkat ang kasaysayan ng sanlibutan ay proseso patungo sa walang hanggang mundo. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan? Sapagkat gayon na nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanganak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno sa kabilang banda ng kamatayan. Sa Mateo 25:41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." May mga magmamana ng walang hanggang kaharian ng Diyos na inihanda na noon pang likhain ang sanlibutan. Habang ang mga tumanggi naman sa biyaya ng Diyos hanggang sa huli ay ang mga sinumpa na pumasok sa walang hanggang apoy na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ayon po sa Apokalipsis chapter 14, at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. At sinabi ni Jesus na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay, sapagkat bawat isa ay aasinan ng apoy. Mayroong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Ang mga naligtas ay tinanggap ang walang hanggang kaharian ng Diyos bilang isang pangako. Kaya nga sinabi doon sa Mateo 25:46, at ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mula sa kamatayan, sa kabila nito ay ang walang hanggang mundo. Ang buhay ng tao dito sa lupa ay panahon bilang paghahanda para sa walang hanggang mundo upang iligtas ang mga naliligaw sa nakaluluwa na patungo sa pagkawasak, upang sila ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos nagtitipon ng mga taong papasok sa walang hanggang langit. Siya ay naghahanda. Siya ay nagtitipon ng mga dayuhan upang pumasok sa walang hanggang langit. Kaya kung handa na ang lahat ng mga taong papasok sa langit, ang mundong ito ay magwawakas na. Kung titingin tayo sa isang malaking building construction, una ay gagawa muna sila ng munting pansamantalang tuluyan, barracks kumbaga. Ito ay pansamantalang tuluyan lamang para sa paghahanda, pamamahala at pagtatayo ng malaking building. Kapag ang main building ay tapos na, itong pansamantalang tuluyan na ito, sisirain, tapos gigibain. Ganon yung ginagawa po nila sa barracks. Ang mundong ito ay tulad ng pansamantalang tuluyan o nung barracks. Ang ginawa ng Diyos ay hindi lang tulad sa mundong ito. Ito ay banal, walang hanggan, malwalhating mundo, langit. Doon sa 1 Korinto chapter 2 verse 9, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naririnig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa kanila. Iniligtas tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng walang hanggan at malwalhating kaharian. Kaya kung ang mga taong pupunta sa langit ay handa na, ang kasaysayan ng sangkatauhan ay matatapos na. Matatapos na po ito. Kaya naman, may isang uri ng ibon. Itong isang uri ng ibon na ito, ang tawag dito ay larks. Siya ay gumagawa ng kanilang pugad, nangingitlog, at pinipisa ang kanilang mga inakay. At kung ang kanilang mga inakay ay lumaki na, ang inahing larks ay kinukuha sila at inililipad paalis. At hindi na sila bumabalik pa sa kanilang pugad. Ang mga larks ay hindi gumagawa ng pugad upang kanilang tirhan.
Gumagawa sila ng pugad upang mangitlog at magpalaki ng inakay hanggang sa mailipad na niya sila paalis. Ginawa ng Diyos ang mundo para ihanda ang tao sa pagpasok sa walang hanggang langit. Kung ang taong pupunta sa langit ay handa na, wawasakin na ng Diyos ang mundo magpakailanman. Kaya sa Hebreo 13:14, sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Walang lugar dito na sa ating tinitirhan ang mananatili magpakailanman. Ang langit ang lugar na titirhan magpakailanman. Tayo ay nasa Panginoon. Ang nasa Panginoon ay nangangahulugang ang ating buhay ay nakatagong buhay sa Panginoon, sa walang hanggang Panginoon bilang mamamayan na papasok sa langit, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Bilang mamamayan na papasok sa langit, ang mga immigration procedure ay kumpleto na, kaya tayo ay nananabik sa bayang darating. Nalalaman natin na ang kasaysayan ng tao ay paraan para ihanda ang mga tao sa pagpasok sa walang hanggang langit. Sa Roma chapter 8 verse 24 hanggang 25, sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo ay iniligtas para sa walang hanggang pag-asa. Narinig ko nang minsan ang sermon ng isang pastor sa ibang church. Sinabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, kaya dapat tayong kumain ng mabuti at mabuhay ng matiwasay. Joy to the world, the Lord is come, He's trying to bless us, He's trying to bless us. Narinig ko na ang kantang ito ng maraming ulit nung bata pa po ako. Maraming beses ko itong narinig, yung Joy to the World na kanta. Ngayon, sinasabi ng mga taga-Europa, kami ay pinagpala sapagkat naniniwala kami sa Diyos at kay Jesus. Pinaniwala kami ng Diyos kay Jesus upang bigyan kami ng pagpapala ng masaganang pagkain at maayos na pamumuhay. Narinig ko po na wala silang pakialam sa kanilang mga kaluluwa. Kaya balik sa Biblia, back to the Bible, tayo ay bumalik sa salita ng Diyos. Manumbalik tayo sa Diyos. Iniwan nila ang salita. Iniwan nila ang Diyos na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sila ay may pag-asa sa mundo kaysa sa pag-asa sa langit. Kaya sa Europa ngayon, ang pagkilos ng Ebanghelyo ay halos tapos na. Ito ay talagang katakataka. Sinasabi nila na sila ay kumakain ng masagana at nabubuhay ng maayos at magaling sila sa pagbibigay ng mga supply sa mahirap na bansa. Ngunit ang pangangaral ng Ebanghelyo ay tapos na. Kahit na ngayon, sinasabi ng mga taong naniniwala kay Jesus na naniniwala ako kay Jesus at ako ay pinagpala. Ano ang pagpapala? Sinasabi nila ang tungkol sa pagkita ng maraming pera, mapagpapalago ng negosyo at pagpapayaman. Kabilang doon sa mga hindi naniniwala, may mga taong kumakain ng sagana at namumuhay ng maayos. Kung gayon, anong klaseng pagpapala iyon? Ipinanganak si Jesus sa sabsaban, lumaki na anak ng isang mahirap na karpintero, at nagdusa ng matindi. Dahil walang silid para sa kanyang kamatayan, siya ay ipinako at namatay sa krus. Hiniram niya ang sinapupunan ni Maria ng 10 buwan. At hiniram ang pamilya ni Jose sa loob ng 30 taon. Walang mapahinga ng kanyang ulo at nagdusa ng 3 at kalahating taon. Si Jesus ay talagang mahirap. Hiniram ni Jesus ang asno upang sakyan. Matapos niyang mamatay sa krus, kahit ang libingan ay hiniram niya kay Jose ng Arimatea sa loob ng 3 araw. Gaano nga rin kahirap ang mga apostol ng Panginoon. Si Apostol Pablo na nagsabi, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo, ay dumanas ng gutom, pagpupuyat, salamig at sa kahubaran. Siya ay hinagupit ng labis, madalas nasa bingit ng kamatayan. Siya ay pinagbabato hanggang sa kamatayan at ipinatapon. Gayunman, siya ay nabuhay muli at nangaral. At siya ay nagtungo sa Roma upang mangaral at sa katapusan siya ay pinugutan. Kung gayon,
sumasampalataya si Apostol Pablo kay Jesus, ngunit siya ay sinumpa? Ang pagpapalaban ng Diyos ay ang kumain ng sagana at mamuhay ng maayos? Manipu ang mga tao. Doon po sa Lucas chapter 12, gaya ng sinabi ng Diyos sa mayamang hangal, gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Para sa kanya, siya ay nagtipo ng kaalaman, kayamanan, karangalan, kapangyarihan at lahat ng uri ng mabubuting bagay. Ngunit wala siyang anuman sa Diyos. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, tulad sa mga duha, gayon may pinayayaman ang marami, gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng bagay. Tayo ay mayaman sa kaluluwa. Tayo ay mayaman sa Diyos. Wala tayong dapat ikaingkit sa tuwing makikita natin ang mga tao sa mundong ito na namumuhay ng marangya, ng marangal, ng mayaman at ng kahanga-hanga. Hindi iyon ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Ito ay ang walang hanggan at maluwalhating mana ng Diyos. Kaya ngayon, inihanda na ng Diyos ang mga taong papasok sa walang hanggang langit sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga kasalanan. Sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17 hanggang 18, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandalian kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga nakikita natin ay ang mga bagay na maglalaho pagkalipas ng ilang panahon. Makalipas ang ilang sandali, kung hihipan sila palabas ng Diyos, silang lahat ay liliparin. Kung sinabi ng Diyos, lahat ng buhay ay babalik, kung gayon, tayong lahat ay babalik sa alabok ngayon. Kaya sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Subalit, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay pangako mula sa Diyos. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay bagay na di natin nakikita, ngunit ito ay tiyak. Maaari tayong umasa dito at malampasan ang anumang pagsubok at paghihirap ngayon. Tama po ba? Kaya ang walang hanggang Diyos ay naging ating kaligtasan, ating buhay at ang ating walang hanggang tahanan. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay at pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ngunit, nang tayo ay maligtas, ang ating buhay ay nakatago sa buhay na walang hanggan ng Diyos. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Ang mundong ito ay may patay na pag-asa. Ito ay hindi pag-asa. Ito ay kakaunting pag-asa lamang. Buhay na pag-asa tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Pamana ng Diyos, sinabi na, inilaan sa langit para sa inyo. Tayo ay mga nabubuhay sa walang kabuluhang mundo, ngunit nabubuhay ng mayroong walang hanggang pag-asa. Kaya ang kasaysayan ng sangkatauhan ay sa sandaling panahon lamang upang isakatuparan ang kalooban ng walang hanggang Diyos. Sa Gawa 17:26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at ang hangganan ng kanilang titirhan. Hindi niya inilagay ang oras ng tao gaya ng walang hanggan. Itinakda niya ang mga panahon. Ang takdang panahon ay malapit na. Itinakda niya ng una pa lamang sa loob ng takdang panahon. Kaya itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Ang mga langit at ang ay mga
Langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng tao. Sinasabi ng mga scientists na kung hindi komportable ang mundong ito para sa tirahan ng mga tao, sila ay gagawa ng satellite city sa pamagitan ng mundo at buwan at sila ay lilipat. Ito ay walang kabuluhan. Kapag tayo naninirahan sa mundong ito ay at ito ay natapos, iyon ay ang katapusan na. Itinakda niya na yung panahon at ang hangganan ng ating tirahan. Hebreo 1:11-12, sila'y mapaparam subalit ikaw ay mananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilulunod. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw at ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ibig sabihin na ang mundo na ating tinitirhan at ang kalangitan ay masisira at maglalaho sa ilang sandali. Sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at ang bawat at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang layunin ay maisakatuparan sa loob ng takdang panahon. Ang layunin ng Diyos ay inilagay rin niya ang walang hanggang isipan ng tao. Ang pagnanais ng walang hanggan ay ninanais ng ating mga kaluluwa. Iyon ang dahilan kung bakit walang tunay na kasiyahan hanggang sa maunawaan natin o maunawaan ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos. Matanggap ang buhay ng Diyos at matanggap ang walang hanggang pag-asa. Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Sabi yan sa Juan 4:13. Kahit na uminom tayo ng tubig, tayo'y mauuhaw pa rin at tayo'y iinom muli. Mauuhaw muli. Ang babaeng Samaritana ay mayroong asawa. Ang asawang iyon, ikalima at ika-anim na asawa. Gayunman, ang katotohanan ng asawang kasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Ay ibig sabihin, hindi mo pa nakikilala ang asawang hinahanap mo. Maraming tao ang kumikita ng pera na kukuha, nakakakuha ng kaalaman, nakakakuha ng karangalan, namumuhay ng relyoso, gumagawa ng filosofiya, gumagawa ng panitikan, gumagawa ng sining, at kahit anuman ang kanilang gawin, hindi sila nasisiyahan dito. Bago makatanggap ng buhay ng Diyos, bago magkaroon ng walang hanggang pag-asa, bago makapasok sa tahanang Diyos sa langit, gaya ng ipinangako, ang lahat ay naging paghalagala. Iidlip dito, iidlip dyan, pagkatapos ay hihilahin sila ng isang black hole ng mga bituin ng walang hanggan at hihigupin ng walang hanggang impyerno. Ngayon, ang Diyos na nagbigay sa atin ng pusong nagnanais ng walang hanggan ay binigyan tayo ng walang hanggang pag-ibig, walang hanggang buhay, at walang hanggang pag-asa. Ang lahat ng layunin ng Diyos ay maisasakatuparan sa loob ng itinakdang panahon ng Diyos. Sa Genesis chapter 2 verse 1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sapagkat ang gawain sa paglikha ay natapos na, ang Diyos ay nagpahinga sa ikatlong araw. Nayari ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay ng mga iyon. Sa Juan chapter 19 verse 20, natupad na. Ibig sabihin nito ay naisakatuparan na niya ang gawain ng pagliligtas ng mga makasalanan. Naisakatuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng pagdanak sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan magpakailanman. Natupad na. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 6, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang Diyos ang nagsimula ng plano, ang lahat ng plano ng Diyos at layunin ay naisakatuparan na. Mayroong tatlong pangunahing uring na isakatuparang salita. Matapos maisakatuparan ang gawain ng paglikha, nagpahinga ang Diyos. At dahil ang gawain ng kaligtasan ay naisakatuparan na, ang ating mga kaluluwa ay nagpahinga rito. Kung gayon, nang ibigay ng Diyos ang malwalhating pag-asa ng walang hanggang langit, kahit ang ating mga katawan, ang lahat ng plano ng Diyos ay matatapos.
ang kasaysayan ay nangyari upang maisakatuparan ang lahat ng gawain ng Diyos. Sa Mateo 23:45, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang langit at lupa ay maglalaho balang araw. Mangyayari po ito. Ngayon, nung ako ay bata pa, noon, naniniwala ako kay Jesus. Palagay ko ay nasa elementarya ako noon. Sa pagtanaw mula sa tuktok ng bundok kung saan ako nakatira, mayroon mga nayon, sapa at lahat. Napaisip ako, wow, ang mundong ito ay napakaganda at misteryoso. Ngunit, ano ako? Dahil mayroon ng mga bagay sa mundo nang wala ako, hindi mahalaga kung mayroon nito o wala. Anong mangyayari sa akin kung mamamatay ako? Ito ba ay gaya ng isang panaginip? Kahit na gumawa ako ng gintong lapida sa aking libingan at iukit ang aking pangalan gamit ang diamanteng hiyas, matapos kong mamatay, ano nga iyon sa akin? Nang panahong iyon, naisip ko, ano po iyon? Ito ay kamangha-mangha. Ano nga po iyon sa akin? Ang lahat ng ito ay dahil ako ay walang kabuluhan at walang mawawala kung mawawala ako. Simula nang tayo ay mabuhay sa mundong ito, ang langit at ang lupa ay narito para sa atin. Ngunit, hindi na natin kakailanganin ang mga ito kapag si Jesus ay kinuha na tayo sa mga ulap. Wala nang araw, bituin at sa kalangitan. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ako. Ang lahat ng sinabi ng Panginoon at ipinangako ay siguradong kanyang gagawin. Gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang plano at layunin sa kasaysayan ng tao. Sa Awit 33:10, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili at ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Dinadala ng Diyos sa wala ang payo ng mga bansa. Ito ay walang kabuluhan ng mga na ang mga tao ay nagpaplano na gawing higit na dakila ang mundo, mapayapa at maayos. Ang mga tao ay sadyang palaban sa pagtatangkang paunlarin yung siyensya, sibilisasyon, sining, entertainment at sa sinumpang mundong ito. Alamin natin yung tore ng Babel. Alam na alam po ninyo ito. Isang tore na ang taluktok ay hindi nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Gawin nating mas dakila ang mundo nang wala ang Diyos. Dapat nating malaman na ang bawat bagay na ating nakikita ay nagpapahayag ng paghamon laban sa Diyos. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng bayan. Ang lahat ng ito ay dadalhin niya sa wala. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Ang plano ng Diyos ay ang palaging mangyayari. Ang layunin ng Diyos at ng mga tao ay hindi maaring maisakatuparan sa parehong pagkakataon. Ang mga matataas na gusali, ang mga ika-21 century na version ng Tore ng Babel, ay nagtataasan doon. Sila ay parang nagpapaligsahan sa isa't isa dahil sa kanilang mga taas. Gayunman, ito ay napakahina sa harapan ng Diyos dahil kaya niya itong wasakin sa pamagitan ng pagyanig ng lupa. Sa aklat ng Apokalipsis, sinabi na ang mga lungsod sa buong mundo ay babagsak dahil sa isang matinding lindol. Ito
ay kung saan niya aalisin ang tore ng Babel at naginawa ng tao. Tanging ang salita ng Diyos ang may sasakatuparan. Doon sa Isaiah chapter 46 verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ipinapaalam na sa atin ng Diyos kung ano ang mangyayari sa pagtatapos ng araw at dadalhin niya ang lahat ng bagay sa wala maliban sa kanyang kasiyahan. Ano yung kanyang kasiyahan? Ano nga ba ang kasiyahan ng Diyos? Ang panahon kung saan ang bilang ng mga taong pupunta sa langit ay natupad na. Sa Mateo 6:9-10, manalangin nga kayo ng ganito, masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung paanong ang kanyang kalooban ay naisa sa katuparan sa langit, kung paanong ito ay tapos na, ang kanyang plano sa lupa ay mangyayari. Kung gayon, ano ang kanyang plano? Ang matupad ang bilang ng mga taong ligtas na mapupunta sa langit. Kapag ang bilang ay naabot na, ay aalisin niya na ang mundo. Ginawa ng Diyos ang lupa mula sa kawalan at gagawin itong wala sa huli. Dapat nating masigurado na tayo ay nabubuhay sa huling panahon na pinaplano ng Diyos para sa mga tao. Mateo 24:3, ang mga alagad ni Jesus ay nag-iisip kung ano ang kanyang ibig sabihin na siya ay babalik sa mundo sa huling araw. Kaya't siya ay nagtanong tungkol dito. Sila nga yung nagtanong kay Jesus, ano ang tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon? At si Jesus ay nagpaliwanag. Hindi siya sumagot ng walang ganyang bagay. Ngunit ipiniliwanag niya ng detalye tungkol sa tanda ng kanyang pagdating at ang katapusan ng panahon. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo chapter 24 verse 14. Kapag ang ebanghelyo na nagpasimula sa Jerusalem ay maipangaral sa buong mundo, ang wakas ay darating. At ipapasya ang tao ang taong pupunta sa langit o impyerno. Ito ay kung saan ang trigo at ipa ay maghihiwalay. Sinabi sa atin na ang Biblia ay naisali na sa 3,300 na magkakaibang lingwahe at dialekto. Ito ay ipinapangaral sa buong mundo. Ang mga taong naghahanap ng katotohanan ay mayroong sapat na biyaya at oras para mapakinggan at panampalatayanan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mabibilis na transportasyon, signal at mga dokumento. Pagkatapos ng pag-aasik sa tagsibol, paglago sa tag-araw, pag-ani sa taglagas, ang taglamig ay dumarating kagaya ng taglamig sa Korea sa ngayon. Ang oras para sa pag-aani ng Diyos ay malapit nang matapos. Kagaya ng snowstorm, ang mundo ay makakaranas ng matinding problema. Ito ay totoo na tayo ay nasa mga huling araw na. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang kanyang salita na ang huling panahon ay darating ay tumutukoy sa panahon natin ngayon. Ngayon! Muli, ito ay sigurado na tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. Gayon din naman, kapag nakikita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Malapit na, nasa mga pintuan na. Ang ibang mga tao ay hindi gusto ang mga salitang ito. Gusto ba ninyong sabihin ng Diyos na siya ay mabagal na darating? Subalit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagdating ng aking Panginoon at pinasimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at mga aliping babae at siya'y kumain, uminom at naglasing, ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya inalalaman.
siya'y pagpuputol-putulin at isasama sa mga hindi tapat. Ikaw na masama at tamad na alipin. Si Jesus ay hukuman ang mga taong hindi paligtas kapag siya ay dumating sa mundo. Ang mga taong ligtas ay magkakaroon ng problema kung ang kanilang mga puso ay nadala ng sanlibutan na iniisip na ang Panginoon ay mabagal na darating. Kaya sa Efeso 5:17, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sinasamantala ang pagkakataon ay maaring nangangahulugan na sa pinakaposibleng maayos na paraan ay dapat nating gugulin ang ating mga maigsing oras. Hindi tayo maaring mabuhay sa mga pera o ang pera ay oras o yung sinasabi nilang time is gold. Katulad ng sinasabi ng mga tao, ang oras ay buhay, time is life. Sinasabi ng ilang matatandang lalaki na naririnig niya yung orasan na tumutunog kada gabi. Kaya nga, pabilis ng pabilis. Kaya nga, ang ginawa niya, pinahinto niya yung pendulum. Hindi ba lumilipas ang oras dahil hininto niya yung pendulum? Hindi po, ang oras ay mabilis pa rin lumilipas. Like arrow flights, the moments pass, redeemed at Christ's control. Such dreams and toiling have no worth in heaven's eternal day. Oo, dahil ang oras ay mabilis na lumilipas, ang ating oras ay hindi dapat masayang. Hindi lamang ang isang minuto, 10 minuto o kahit ang isang araw ay gugulin ng walang kabuluhan. Gaano kabilis ang oras na pinapaiksi? Kapag ikaw ay maraming gagawin, ngunit may kakaunting pera, maaari mo bang sayangin ang iyong pera? Dapat mo itong gamitin ng mas mabuti. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Nangangahulugan ng taong ginagamit ang kanyang oras sa walang kabuluhan ay hangal. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nangangahulugan ito na dapat nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon at mabuhay ng buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Buksan natin po ang ating mga Biblia sa Santiago chapter 4. Sa Santiago chapter 4, babasahin ko po mula doon sa verse 13. Santiago chapter 4, verse 13. Babasahin ko po. Hali kayo ngayon. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon at isang taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ngayon, ang salitang ito ay binabalaan tayo ng napakahalagang salita. Hali kayo ngayon. Kayong nagsasabing, hali kayo ngayon. Dapat tayong makinig sa salitang ito. Nangangahulugang ito na mag-ingat. Sinasabi ng mga tao, makinig kang may takot. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa gayong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Kung ikaw ay gumagawa ng pang isang taon na plano, pang limang taon na plano, pang 10 taon na plano, o kahit na pang habang buhay na plano, ang ibang tao ay gumagawa ng dakilang plano. Sinasabi nila na sila ay may matutupad bago sila mamatay. Ngunit, may kabuluhan ba ito? Hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Tayo ay gumagawa ng plano para sa bagong taon.
ng pangtatlong taon, ng panglimang taong plano, ng pangsampung taon na plano. Ano? Sinasabi nila na sila ay naghahanda para sa pagre-retiro. Sinasabi nila na ngayon ay paghahanda para sa kinabukasan, paghahanda para sa mabuting hinaharap, paghahanda sa pagre-retiro. Ang ibang tao ang nagkapaghandang mabuti para sa kanilang pagtanda, ngunit sila ay mabilis na namamatay. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano ba ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton. Ibig sabihin, sila ay naghahanda para sa kanilang pagtanda. Noon ay may nakita po ako na isang pahayagan sa isang lalaki sa Namon na naninirahang mag-isa ang namatay. Subalit, sinabi ng mga tao na nang buksan nila ang higaan nito, ito ay punong-puno ng pera, malalaking halagang pera. Ngayon, naglimbag pa sila ng 500,000 won. Sinasabi nila na gaano man karami ang inimprenta nilang pera, hindi pa rin sumasapat. Bakit? Ito ay dahil iniipon ito ng mga tao sa kanilang mga bahay, hindi lang sa mga bangko. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Mabubuhay ba sila ng 1,000,000 taon o ng 10,000 taon kasama ng mga perang ito? Nagtatrabaho siya ng gusto at umuuwi sa kanyang bahay, inilalak ang pinto ng gabi, sa gabi, binubuksan ang higaan at namatay pagkatapos niyang makita ang mga pera at nang magsabi siyang wow. Sa Kawikaan chapter 23 verse 4 hanggang 5, sinasabi nito na huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag napadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagkat biglang magkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Mga taong nabubuhay na ang pag-asa ay nasa mga walang kabuluhang bagay. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano? Sinasabi mo bang gumagawa ka ng 1 o 10 taong plano na iniisip ang pagtanda? Ang dapat mong paghandaan ay ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay! Ang walang hanggan. Yamang ang maikling buhay na ito ngayon ay ang paghahanda para sa walang hanggang kabilang buhay. Paghahanda. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, sinabi nila na pupunta sila sa gayong lugar at kikita ng pera sa loob ng 1 taon at mabubuhay ng maayos sa maraming taon, ngunit huwag ninyong isipin ang ganito. Sa halip, ang dapat ninyong sabihin ay, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at kung luloobin ng Panginoon, kami ay mamamatay. Kung luloobin ng Panginoon, gagawin namin ito o iyon. Kung luloobin ng Panginoon, huwag ninyo itong gagawin gaano ninyo man ito kagusto. At subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Lahat ng mga plano ng tao at ang mga pagmamalaki ng walang kaugnayan sa plano ng Diyos ay masama. Ito ay masama. Gaano man ito kabuti morally, kung hindi naman ito kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos, lahat ng ito ay masama. Isang kasalanan ang hindi mamuhay ayon sa Espiritu Santo, sa halip ay namumuhay ayon sa laman. At lahat ng plano ng mga tao na walang kaugnayan sa plano ng Diyos ay masama rin. Kung kalooban ng Diyos, kung gayon, tayo ay mabubuhay. Kung kalooban ng Diyos, tayo ay mamamatay. Kung tayo ay mamamatay sa harap tayo sa Diyos. Kaya, ano po ang ikinakabahala ninyo?
meron pa ba kayong malalalim na pagmamahal sa mundong ito? Walang kabuluhang pagmamalaki. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan at walang saysay. Ito ay pakikipaghabulan sa langit sa Ecclesiastes 5:16. Sinasabi nito na anong pakinabang meron siya na gumagawa siya para sa langit. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang mabuti ay ang kalooban ng Diyos. Hindi sila gumagawa bagamat nalalaman nila ang kalooban ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan at nalalaman na ang kalooban ng Diyos na dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon na may pag-asa ng langit. Nalalaman ninyo ito, subalit hindi nyo ginagawa. Kung gayon, ang pagkakaalam na ito ay walang kabuluhan. Hindi ba lalong dapat tayong sumunod habang tayo ay natututo sa salita? Kung paanong naunawaan natin ito? May ibang mga tao ang nagsasabi na natatakot silang sumunod kaya hindi sila nag-aaral. Dahil kung nalaman nila ito, ay dapat nilang sundin. Kaya sinasabi, may espesyal na bagay pa ba akong dapat na malaman? Ano? Kung gayon, bakit hindi ninyo na lamang din ipinagpaliban ang kaligtasan? Kung gayon, kayo ay naligtas ng walang kabuluhan. Paano nga nasasabi ng mga Kristiyano ang mga ganitong bagay? Kung luloobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon, kung hindi ito ang kalooban ng Diyos, hindi natin ito dapat gawin. Tama po. Sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit ito ay kasalanan kung hindi ninyo ginagawa bagamat nalalaman ninyo kung paanong dapat ninyo ito gawin. Kasalanan din ang hindi paggawa ng kalooban ng Diyos. Ngayon, napakaiksi na lamang ng ating buhay. Ang ating buhay, ang natitira nating buhay ay napakaiksi na lamang. Ang mga tao, namamatay lang ba sila kapag tumatanda na sila? Kahit ang bata, ang kabataan, malusog sila pero bigla silang namamatay. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang dadalhin ng bukas. Ayon sa ating lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapahiya, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mamatay o mabuhay para kay Kristo ay pakinabang. Hindi po ba ganito ang puso ng Kristiyano? Kaya mga Kristiyano, meron po ba tayong malalalim na pagmamahal sa mundong ito? Ako po ay walang-wala na. Walang pag-asa, panghihinayang o inaasahan sa mundo. Meron na lamang akong isang dahilan upang mabuhay sa mundo para sa mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos at para masunod ito. Pagkatapos nito, ay nais ko nang pumunta sa Panginoon. Kung minsan iniisip ko na, bakit kaya hindi hinahayaan ng Diyos na si Apostol Pablo na mabuhay ng matagal? Malusog pa naman siya. Meron pa rin naman siyang plano pumunta sa Espanya para ipangaral ang Ebanghelyo. Subalit walang naitala ang tungkol dito. Bakit hinayaan siya ng Diyos na mamatay sa Roma pagkatapos ng 2 taon? Habang pinag-iisipan ko ito, naisip ko na ang 2 taon ni Pablo doon sa Roma ay ang larawan ng 2,000 taong kasaysayan ng Kristyanismo. Ang aklat ng mga gawa ay hindi pa natatapos. Ang buhay natin ay maaring matapos ng biglaan, kaya bago pa man matapos ang ating buhay ay dapat nating gawin ang mga na ating makakaya gaya ni Pablo. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Hooray! Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa atin sa akin ang putong ng katwiran. Kung paanong sinabi ni Jesus ang huling salita sa krus na natupad na, ay gayon din si Pablo. Hindi ba't nakakamangha? Umawit siya ng awit ng pagtatagumpay. It's finished. And finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge. Gaano man karami ang natitira nating oras, naniniwala po ako na ipinapakita sa atin ni Pablo bilang modelo upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Juan 6:38-39 sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit
hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Tayo rin ay nabubuhay upang gawin ang kalooban ng Panginoon, hindi ang sarili nating kalooban sa natitira nating buhay. Kung paanong sinabi ni unang Pedro chapter 4 verse 2, upang hindi na tayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos, ay dapat din tayong magkaroon ng ganitong kaisipan. At sinabi sa Hebreo chapter 10 verse 36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Ang pangako ng Diyos ay ang korona ng buhay. Ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. At sa Santiago 1:12, kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Ano ba ang pagtitiis? Tayo ay dapat maging matiyaga sa mga pagdurusa hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya't sinabi sa unang Juan 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niya mga bagay na nasa sanlibutan. Ibig sabihin nito na hindi dapat tayo mabighani ng sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamataas sa buhay. Ang kasakiman, pagnanasa ng material na bagay, pagnanasa para sa katanyagan, ang pagnanasa ng laman at ng mga mata, ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan, kay Satanas na dumadaya sa atin. Sa verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Narinig ko po na ang verse 17 na ito ay isinulat sa lapida ng libingan ni D.L. Moody. Well, tanging ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang makakapasok sa walang hanggang kaharian. Hindi ba dapat din tayong mabuhay gaya ng taong papasok sa kaharian? Ang bagong taon ay paparating. Siyempre po, maari na ring dumating ang Panginoon ngayon. Anumang oras, darating ang Panginoon at dapat maghanda po tayo pagkatapos na siya ay dumating. Ipamuhay natin ang ating buhay na hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Ngayon po, manalangin na tayo. Mahabagin naming Ama, salamat po sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa aming espiritu sa katapusan ng panahon na plinano ng Diyos at sa paggabay at pagtulong sa amin, sa gayon ay mapaglingkuran namin ang Diyos at makapamuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Panginoon. Nagagalak din po kami sa pagkakaloob mo sa amin ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan at sa pagiging aming kanlungang dako, bagaman maiksi at walang kabuluhan ng aming buhay. Panginoon, pakiusap, gabayan at pamunuan mo po kami upang hindi kami maakit ng walang kabuluhang bagay ng mundong ito, upang hindi kami makapamuhay ng ayon sa pagnanasa ng aming laman, kundi mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Sa gayon ay makatayo kami sa harapan ng kalwalhatian ng Panginoon nang muling darating. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus, na siyang umibig sa amin. Amen.